Sila ay tinuturing na pangalawang pinakamalaking hayop sa lupa at meron silang isang matitibay na cylindrical body with a large head, relatively short legs and short tail. Pero bago nating pag-usapan yan, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para maging updated ka pa sa future upload natin. Ano pang hinihintay mo? Let's go! Ang black rhinoceros ay isang malaking hayop na nabubuhay sa lupa at sila ay may haba ng katawan sa pagitan ng 2.9 at 3.1 meters at may haba ng buntot na 60 centimeters at may bigat sila sa pagitan ng 0.9 at 1.3 tonelada. Mayroon silang malalaki at solidong katawan na may malaking ulo at matitipunong mga binti. At sila ay kulay abo. At mayroon silang buhok sa mga palawit ng kanilang tenga at balahibo ng buntot. At mayroon silang katangi-tanging matutulis na kakadakma sa kanilang itaas na labi. At mayroon silang dalawang malalaking sungay sa kanilang nguso na gawa ang mga ito mula sa keratin fibers na siyang parehong substance kung saan ginawa ang buhok at ang harap na sungay ay mas malaki at ito ay may sukat sa pagitan ng 50 at 130 sentimetros. Habang ang hulihan na sungay ay mas maliit at maaring sumukat ng hanggang 55 sentimetros. At sila ay may magagandang pandinig. Ngunit ang kanilang paningin ay hindi maganda dahil hindi sila nakakakita ng mga gumagalaw na hayop o tao sa layo ng 30 meters. At umaasa lamang sila sa kanilang malalakas na pang-amoy. Ngunit sila ay kilala na napaka-agresibong hayop at umaatake sila sa tao o hayop kung sa tingin nila ito ay banta. At sila ay matatagpuan sa mga damuhan, kakahuyan ng silangan at timog Afrika. At sila ay kadalasan nag-iisa at kung minsan ay bumubuo sila ng isang grupo at ang kanilang home range ay kadalasang nasasapawan ng iba at minamarkahan nila ang kanilang home range ng dumi at ihi at ang laki nito ay nag-iiba ayon sa season at sa mga available na mapagkukunan ngunit maaari silang nasa pagitan ng 2.6 at 130 kilometers. At sila ay isang herbivorous browser na kabilang sa order of the Perissodactyla na isa sa dalawang species of rhino native to Africa. At kumakain sila ng mga madahong halaman, sanga, dahon at prutas. At kailangan din nilang uminom ng tubig araw-araw. At kaya din nilang hindi uminom ng tubig sa loob ng 5 araw sa panahon ng tagtuyot. At ang kanilang pagbubuntis ay umaabot ng 15 hanggang 16 na buwan. At sila ay nanganganak ng isang calf. At sa pagsilang, ang calf ay tumitimbang sa pagitan ng 35 at 50 kilograms. At nagagawa nitong sundan ang kanyang ina pagkatapos ng 1 araw. At magsisimula silang kumain ng matitigas na pagkain pagkatapos ng 1 linggo. At hindi ito ihiwalay sa kanyang ina hanggat hindi ito umaabot ng 2 taong gulang. At ang kanilang panganganak ay may pagitan ng 2 hanggang 3 taon. At itataboy ng ina ang mas matandang calf bago ipanganak ang bagong isa. At ang mga babae ay umaabot sa sexual maturity sa edad na 5 hanggang 7 taong gulang. At habang ang mga lalaki ay naaabot ang sexual maturity sa edad na 7 hanggang 10 taong gulang. At ang mga rhinos are one of the oldest groups of mammals, virtually living fossils, and they play an important role in their habitats. At sa mga bansa tulad ng Namibia
at isa din sila sa pinagkukunan ng kita mula sa ecotourism. At ang proteksyon nito ay ang malaking block ng lupa for conservation purposes na nakikinabang ito sa marami pang ibang mga species, kabilang ang mga elephant. At ang malaking banta sa mga black rhinoceros ay ang illegal poaching at loss of habitat. At dahil dito ay mabilis ang pagbaba ng populasyon ng mga rhino. At idagdag na dito ang mga aktibidad ng mga tao kagaya ng agriculture, settlements at infrastructures development na nagresulta sa pagkawala at pagkapira-piraso ng mga tirahan ng mga rhino na nagpapalaki ng panganib ng poaching at inbreeding. At sa lahat ng banta nito, ang poaching ang pinaka-nakamamatay dahil sa kanilang dalawang sungay na ginagawa itong kapaki-pakinabang para sa illegal trade-in patungong Kenya at Tanzania at nagpapatuloy sa south sa Sambayas-Guangwa Valley hanggang sa Zambezi River at kumalat sa Zimbabwe. At ang political stability at wars ay lubhang nakakahadlang din sa rhino conservation work in Africa, lalo na sa Angola, Rwanda, Somalia at Sudan, na ang sitwasyon nito ay nagpalala ng mga banta tulad ng trade-in rhino horn at pagtaas ng poaching dahil sa kahirapan. At ngayon sila ay nananatiling critically endangered. Ito ay dahil sa tumataas na pangangailangan para sa rhino horn mula sa ilang mga mamimili sa Asia, particularly in Vietnam at China, na ginagamit na mga ito sa folk remedies. At mayroong 4 na subspecies ang black rhinoceros. Ang una ay ang South Central black rhinoceros. Ito ang pinakamarami at minsan ay mula sa Central Tanzania, south sa pamamagitan ng Zambia, Zimbabwe at Mozambique hanggang sa Ilaga at Silangang Timog, Africa. At ang pangalawa ay ang Southwestern Black Rhinoceros. Ito ay mas mainam sa arid at semi-arid savannas of Namibia, Southern Angola, Western Botswana at Western South Africa. At ang pangatlo ay ang S. African Black Rhinoceros. Ang mga subspecies na ito ay mayroong historic distribution mula sa South Sudan, Ethiopia, Somalia, pababa sa Kenya hanggang sa North, Central Tanzania at ngayon ang range nito ay limitado lamang sa Tanzania. At ang pang-apat ay ang West African Black Rhinoceros. Ito ang pinakabihirang at pinakamapanganib na subspecies. Sa kasaysayan, minsan itong naganap sa karamihan ng West African savanna. Hanggang kamakailan lamang, iilan lamang ang mga individual na nakaligtas sa Northern Cameroon. Ngunit noong July 8, 2006 ay idineklara ng World Conservation Union na pansamantalang nawala ang mga subspecies nito. Sa ngayon, ang mga black rhinoceros ay may bilang na humigit kumulang 3,610 na natitira sa wild. Ngunit tinatayang may mga 70,000 noong huling bahagi ng 1960s. At sila ay may bilis ng takbo ng hanggang 58 km per hour sa maikling distansya lamang. At sila ay nabubuhay mula 30 years hanggang 40 years sa wild. At sa captivity, sila ay nabubuhay ng 35 years. At ang pinakamatandang na italang rhino ay nabuhay ng halos 44 years, 9 months sa isang zoo. At sila ay kilala rin bilang rhino, black rhino, hook-lip rhinoceros, hook-lip rhino. Ang mga katulad nitong hayop ay ang white rhinoceros, Indian rhinoceros, Sumatran rhinoceros at Javan rhinoceros. Ang scientific name nito ay Diceros bicornis, na ang Diceros ay mula sa Greek D na para sa dalawa
at ang ceros ay nangangahulugang sungay at ang bicornis ay mula sa Latin B na para sa dalawa at ang cornis ay nangangahulugan din na sungay at ang rhinoceros ay nagmula din sa Greek na ang ibig sabihin ng rhino ay nose at ang ceros ay horn. At iyan ang kwento at buhay ng mga black rhinoceros. At kung nagustuhan mo ang video na kagaya nito, ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pwede ka ring mag-comment sa mga gusto mong sabihin sa video na ito. At hanggang dito na lang, salamat at paalam!